Dehydrated ka na at may UTI. Kaya ka nilagnat nung isang araw. Eh, huwag kasi puro sa milk tea ng date, Mari. Iba-iba din. Si Manalo ba? Baka naman hindi na siya makipag-date. Hindi, ganito na lang. Kapag inaya ka sa milk tea ng kadate mo, magbaon ka ng isang galong tubig. Oo, helpers din ah. Huwag puro jowa. Pero tama naman si Simon. Iwas muna sa soft drinks, sa junk food. Tubig muna para mawala na yung infection mo. Para hindi nahahasil makipag-date. Salamat po. Ingat ka. Ingat po. Hindi ako makapunta sa opisina ngayon. Kung may mga urgent kayo na mga emergency o kung ano man, i-email niyo ako. Hindi ako pwede today kasi araw ko ngayon kay Andrew. Okay? May sinat si Andrew, pero tahimik naman siya at walang iniiyak na sakit. Simon, kapag may emergency, tawagan mo ako, ha? I-check ko lang si Andrew. May sinat daw, sabi ni Rita. Oh, sige, Doc. Eh, kami nang bahala dito. Sige, kayo na bahala dito, ha? Ingat, Doc. Ilagay mo nga sa noon ang apo ko to, eh para mawala yung init. Nay, hindi na ako kailangan. Na-check ko naman yung temperature ni Andrew. Sinat na ko ito. Sige. Salamat ho, Nay. Ate, nandito sina... Ano nangyari sa ano? Tumaas lang yung temperature niya, pero may na-monitor ko naman. Ginagawa mo? Alam mo naman, doktor ako, di ba? Oo, pero may doktor si Andrew. Meron siyang pediatrician sa poblasyon. Siya titingin sa kanya, hindi ko sino, doktor lang. Ay, may nagbago yung pagkain niya. Nagkatas niya. Sa gatas? Wala naman. Kumakain naman siya. Hindi naman siya umiyak. Tsaka wala naman ibang sintomas. Ang kailangan lang talaga mapababa yung sinat niya. Okay. Extra fluid. So, gatas mo lang naman, di ba? Oo. Tsaka, komportabi naman siya sa damit niya. Hindi naman siya nainitan. Tita, naghihintay na si Doc Faye. Tinawagan ko siya papunta dito. Titingnan niya na si Andrew. Tara na. So, hindi na nga kailangan. Wala namang ibang simptomas si Andrew. Pantayin natin na magkaroon pa ng ibang simptomas. Peterson, hindi sa ganun. Pero ilang bata sa baryo na tingnan ko with the same... Hindi kung sinong bata lang yung anak ko. He needs immediate care from a specialist. Nasabihan ko na yung pediatrician namin sa ECH kung gusto mo talaga ng specialist. Tsaka baka makasama sa bata kung dadalhin pa natin siya sa poblasyon. Masyadong malayo. Ayun, so tinatamad kayo. Kung tinatamad Peterson, kayo, dadala kay Andrew. Peterson, Peterson, ano ba? Peterson? Peterson, baka mapinat yung bata. Peterson. Sure kayo, Doc Faye, pauwi niya ni anak ko. Peterson, I checked everything at wala naman ako ibang nakitang symptoms. Kailangan lang natin papapain yung sinat niya. Wala naman siyang problema with feeding, right? Wala naman, Doc. Nag-iingat lang po ako, Doc, kasi ilang buwan pa lang yung baby ko. So, nag-ahalala lang. You know what, it's okay for first-time parents na mag-panic. So, I suggest na call me first bago kayo pumunta dito sa hospital. Kasi medyo malayo rin naman dito, di ba?
tama rin naman yung sinabi ni Doc Tupe kanina na pwede naman natin siyang i-monitor sa bahay lang. At saka, had I known, nakasama niyo pala si Doc Tupe, hindi ko na kayo pinapunta dito. He knows what to do. Hindi na bago yung mga ganitong kaso kay Doc. Diba, Doc? Mismo. Thank you, Doc. Doc, pasensya ka na sa abala, ha? Pero thank you. Akin na, anak. Patulogin ko na. Naku ka, apo, ha? Oh, pinakaba mo ang lola. Naku. Babantayin ko na si Andrew dito. Ikaw, para apo, ha? Mamonitor ko siya. Anak. Sure ka? Hindi ba naka-duty ka? Okay na. Nasabihan ko na si Simon at may karilyabaw na ako. Alam mo, gusto ko yun. Yung meron doktor na magbabantay sa apo ko. Ayos yun, nak. Oh, sige. Ako din yung babantay kasi baka may kailangan yung anak ko. Peterson, baka po pwedeng si Tupe na lang muna. Bakit? Kasi siya yung doktor. At saka matatawagan naman kita, di ba? Nandiyan ka lang naman sa kabilang kanto. Hindi naman kailangan eh, lahat tayo magbabantay dito. Tsaka si Raymond, tsaka si Maggie, uuwi rin naman dito mamayang gabi. Si Kyle, pagkatapos ng shift niya sa trabaho, uuwi rin naman dito. Kaya huwag ka mag-alala. Marami namang magbabantay kay Andrew. Pero kasi... Tatawagan kita kung kailangan. Bukas, kung hindi pa rin okay si baby Andrew. Sige, ikaw naman ang magbantay. For now, magpahinga ka na rin muna, ha? Baka may kailangan ka rin gawin sa trabaho. Mukha kang puyat. May pinagkakaabalahan. Meron, yeah. Work from home. Update mo na lang ako. Okay. Bantayin mo mabuti, anak ko. Kahit hindi mo sabihin, babantayin ko talaga si Andrew. Siya, oh, ngingiti-ngiti. Oh, di ba? Ayan. Hindi tayo nagsisiksikan. At saka baka kaya nagkakasakit tong apo ko, paano? Baka nasasuffocate dun sa alabas-pasok ng mga tao sa kwarto. At least dito, oh, maluwag. May space. Ano? Oh, ayan. Dito nyo muna bantayan ang apo ko, ha? At maglilinis muna ako ng kwarto. Kikis-kisin ko maigi para mawala yung mikrobyo. Sige, help. Uy! Tope, oh. Rita, hindi naman ako matutulog mamaya. Babantayin ko si baby, di ba? Di, okay lang. Baka lamigin ka. Naku, apo. Salamat. Ikaw nun, napakaswerte mo talaga. Eh, paano? May nagbabantay na sa'yo yung doktor, may nurse pa. Pero ka pang lolang napakaganda. Sis, tumingiti-ngiti pa, oh. Oh, mag-duty na kayo. Maglilinis muna ako, ha? Mag-duty. Baby Andrew, matulog ka na mahimbing, ha? Para mawala na yung sinat mo. Andito naman ako at ang tatay Tupe mo. Andrew, next time, yung Daddy Peterson mo nandito, ha? Kasi pag hindi, baka lalo magmaktol yun. Uy, Tupe. Ayun, sinasabi ko na yung nakita ko kanina. Nakita mo, di ba? Sobrang inis siyang umalis kanina. Hindi mo kasi pinayagan. Nakuha niyo pa akong pag-usapan dyan, ha? Eh, kasi naman ang init ng ulo. Baka pati si baby maapektuhan. Pwede mo rin naman ako tawagan. Pero ako, pinayagan mo. Pabida. Eh kasi, paano kung 10 oras kita tawagan? Edo ikaw lang yung susugod dito mag-isa.
Eh, baka mamaya meron ka na namang makasalubag doon sa labas, katulad na nangyari sa inyo ni Hannah. Rita, kaya ko yun. Oo nga, kaya kong kaya. Eh, paano kung biglaan? Katulad nung nangbaril sa'yo. Eh di, konsensya ko pa yun. Alam mo, ikaw to, Pe. Uy, lapitin ka talaga ng disgrasya, no? Buti na lang, mesa ka. Mesa? Mesa. Mesa pusa. Ha? Siyam na ata yung buhay mo eh. Nakuha niyo pang magkwentuhan sa harap ng anak ko. Actually, pita na lang. Na bawasan ang dalawang ito. Ano ba yun? Nakatawa yun. Ay, teka lang. Kamusta si baby? Ay, teka lang, sige. Na-check mo na ba yung temperature niya ulit? Nandiyan pa ba si Tupi? Hindi ba talaga aalis yan? Anong oras na tulog si Ano? Tumigay na. Ilang beses. Text me ASAP. Call me. Update. ASAP. Tinanong niya kung nandito pa ako na. Sabihin mo sa kanya, safe kayo ni Andrew sa akin. Pamilya to. Gagong to. Wala siya mag-alala. Wala siya makialam. Ay, teka, tumatawag. Huwag kang magulo dyan, ha. Ano may ito si Peterson? Mesa din, eh, no? Ano mesa? Mesa pusa? Mesa panike. Ang lakas ang pandinig. Parang alam niya na pinag-uusapan siya. Sasagutin ko na to. Hello? What now? What now? Ay! Nalubat. Nalubat. Ibig sabihin, huwag mo muna siyang kausapin. Kapal ng mukha mo, gago. Teka lang ha. I-charge ko lang to kasi baka mag-alala yung pag hindi ako nag-reply ha? Teka. Andrew? Pag nandito yung Daddy Peterson mo, sabihin mo sa kanya, wala siyang dapat ipag-alala. Kasi hindi kita pababayaan. Nak, huwag kang makikinig dyan sa kakong yan. Baka naman sa'yo makikinig yun. Baka. Yung temperature ni Andrew bumaba na. Emergency? Hindi, si Simon. Sarado na daw ang clinic at pauwi na siya. Pero may pahabol pa siyang text. Sabi niya, Doc, huwag mo na akong istorbohin o uutusan dahil busy ako, Doc. Nako, alam mo, tinetext ka lang yan. Kasi nasa ano kasi yan? Nasa poblasyon. May date sila. Sila ni Maggie. Ha, sigurado. Pinaglolo ko tayo eh, no? Deny pa ng deny, eh, no? Teka, ano oras na ba? Ay, naku. Oras na pagdede ni Andrew. Teka, naku. So, sorry, baby. Sorry, sorry. Ganito kay mami, ha? Dito ka na. Gutom na yan. Gutom na yan. Ito na, ha? Takpang kita. Salamat.
umalis ka dyan sa harap ng mag-ina ko. Kain na yan? Okay na yung baby ko? Hmm? Sige, anak. Daddy ka lang dyan, ha? Kain lang. Yan. Good boy. Kinakausap ko lang talaga si Andrew pag dumidede siya sa akin. At siguradong gustong gusto ni Andrew na didinig ang boses mo. Sige, sige. Sige, kain ka lang dyan, ha, anak? Lupe, sagutin mo na kasi yan si Simone. Sabi mo hindi mo na siya isustorbohin para manahimik na sila ni Maggie. si Geraldine. Nangangamusta. Si Geraldine? Teka, yan ba yung ano, yung kaklase natin nung high school o yung kasama natin dun sa, yung ano? Sa outreach? Oh, sa outreach. Oh, siya yun. Tinatanong niya kung makaka-attend ba ako sa kasal niya. Ha? Huh? Ikakasal na siya? Next week, sa Canada. Wow! Yun, malamang. Hindi naman ako makakapunta. Ah. Alam mo, Tope, iba rin yung closeness niyo nung Geraldine na yun, ha? Kala ko nga, magkakatuluyan kayo, eh. Hindi naman siya yung gusto ko, eh. Sabi ko gusto kong padigayin si Andrew pagkatapos niya diyan, eh, busy pa eh. Tope, yung totoo,